Hello guys! Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga susunod kong uploads. Kapag ang isang rookie nagpa-drop sa PBA, may katungkulan ito na maglaro para sa kanyang team na nag-drop sa kanya. Sa PBA, ang rookie na naging isang professional ay hindi na pwedeng maglaro sa ibang kompetisyon maliban kung Gilas draft ito. Pero alam nyo ba na may isang player noon na muntik nang maban dahil sa pagsali sa Smart Gilas ilang araw lamang matapos ang draft? Isa itong Hinebra player ngayon at naging Twin Towers kasama si Greg. Halata naman, di ba? Siya si Japet Aguilar. Bago pa man ang lahat, si Japet Paul Cabrera Aguilar ay pinanganak noong January 25, 1987 na nagkuleyo sa Ateneo pero lumipat ng Western Kentucky University sa Division 1 ng NCAA USA. Nilalaro niya ang posisyong sentro at power forward. May edad na 34, may height na 6'9". Dahil siya nga ay matangkad at may potensyal, 2009 nagpa-draft siya sa PBA. Kinuha siya ng Burger King Whoppers bilang number 1 pick overall. Siyempre, tuwang-tuwa naman yung team na nakakuha ng 6'9 center. Kaya lang, ilang araw ang lumipas, diniklara nito na sumali sa Smart Gilas Pilipinas under Serbian coach Toroman. Kaya si Japet ay naging headline noon sa mga balita dahil sa mga kontrobersiya. Ayon sa isang veteranong newsman na si Ronnie Nathaniels, hindi siya pipirma sa Burger King dahil maglalaro siya para sa bansa. Yun daw ang desisyon mismo ni Japet. Ayon sa Burger King officials, inaakyat nila sa commissioner at sa mga boards ang kaso ni Japet para iban ito sa PBA at hindi na kailanman makakabalik. Pero si Japet, walang takot na nagdesisyon para sa bayan. Sabi niya, bahala na sila. Naniniwala naman si Nathaniels na wala namang batas sa PBA na iban yung player na nang iwan ng team para lang sa Gilas. Dapat nga daw magpasalamat sila dahil may willing na tao na nag-offer para i-represent tayo. Sabi naman ng Burger King top official Lito Alvarez, humanda na lang daw si Japet dahil siguradong hindi palalampasin ng PBA ito. Sisiguraduhin daw nila na magbabayad si Japet dito. Kung gusto naman pala ni Japet mag-Gilas, dapat daw na hindi na lang sana nagpa-draft para at least walang team ang hahabol sa kanya. Malaya siya sa lahat ng gagawin. Dapat daw na mag-comply si Japet sa kanila. Sa katunayan, may inihanda raw siyang 3-year contract para sa kanilang top rookie. Si Nathaniels at Alvarez ay may konting hindi pagkakaunawaan noong araw. Sabi ni Alvarez kay Nathaniels, dapat kinonsulta daw muna ang PBA bago kumbinsin si Japet sa national team. At sa tingin din ni Alvarez na may iilang official ang nagpayo kay Japet na huwag munang magpa-draft. Sa mga kaganapang ito, nag-ayos ba sila ng Burger King? October 9, 2009, dalawang araw bago ang 35th season sa PBA, nag-aayos ang kampo ni Aguilar at ng Burger King sa tulong ni MVP na Noy SBP President at Executive Director na si Noli Ayala. Tinanggap ng Burger King si Japet pero ang kapalit, ibibigay siya sa talk and text. Ayon sa talk and text, si Japet daw mismo ang may gustong umalis sa Burger King at alam din ito ni Alvarez. Ang trade niya ay sa pamamagitan ng Kunduwi team kasama ang Barako Bull. As expected, hiniram ulit ng TNT si Japet para sa Smart Gilas. Maganda naman ang pinakita ni Japet sa Gilas kung kaya't inimbitahan siya na mag-workout sa isang NBA team. At alam niyo ba na siya ang kauna-unahang player na nakatanggap ng imbitasyon mula sa NBA? Bago ang evaluation, umatin siya sa isang open workout ng NBA D-League at noong 2012, naimbitahan uli siya sa New Orleans. Tapos, inibitahan na naman sa Santa Cruz Warriors na kung saan na-draft siya. Pero masyadong malayo naman. Siya ika-109th overall pick sa 2012 NBA D-League draft. Naisip ni Japet na unti-unti na makakamit ang NBA dream gaya ng karamihan. Pero nabigo pa rin ito na makapasok. Pag-uwi niya sa Pilipinas, humingi ulit siya ng trade stock and text at binigay siya sa Globalport Batang Pier kapalit ni Rabe. 2013, buwan ng Hunyo, dito na kinuha si Japet ng Hinebra sa isang 14 trade. Noong taong ito, sakto, na-draft din si Greg at naging frontcourt partner sila ni Japet bilang Twin Towers. Grabe yung athleticism ni Japet dito at halos kada laban, dumadakdak pa.
First game niya, 18 points, 8 rebounds at may 5 blocks pa. Naka-double-doubles pa nga siya laban sa Ross. At simula nung napunta siya sa Kings, lumalabong ng lumalabong ang kanyang talento. Tapos, ilang beses ding nakaka-clutch shot si Japet. 2016, na-recognize siya sa PBA at pinangalanan bilang isa sa mga best defenders, all-defensive team at PBA mythical second team. Bukod dyan, siya ay 6-time PBA champion, 7-time PBA all-star at iba pa. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pamamayagpag ni Japet at hindi na kailanman humingi ng trade. Tila sa Inebra niya natagpuan na magiging forever home niya. Siya ay nagkaka-average ng 13 PPG, 6.9 RPG at 1.3 APG, walang kupas at masipag sa ilalim. Hindi rin siya nagsaslow down despite sa edad na 34. Marami din ang umaasa na dito na siya magre-retiro. Kung iisipin mo, yung impossible comeback ni Japet sa PBA ay naging pantasya pa. Ang ganda na ng takbo ng career niya ngayon. Sa 46 season, masusubukan ang tibay niya sa pagbabalik ng ibang big man. At syempre, kasama ang bagong frontcourt partner na si Christian Standheidinger. So guys, meron po ba kayong suggestion or gusto niyong player na gawa ng video? I-comment mo lang yan sa ibaba. Sa mga gusto at nag-aabang ng shoutout, abang-abang lang po sa next video. Sa lahat po ng aking viewers at subscribers, kung nagustuhan niyo ang video ito, hit like at pakishare na din sa mga kaberks. Kung gusto mo pang manood ng iba kong videos, just click here and do the same. Maraming salamat po sa panunod and God bless po sa inyong lahat.